Guys, sa 30, abangan nyo, ah. PNG, ah. PNG. PNG na lang, guys, kalabanin namin. Di nakasama si Marlo. Baka manono, expectator mode na lang siya. Bye, you know. Next time kasi, huwag ka magbulakbol. Aminin mo ang katotohanan. Huli ka tuloy. Huli ka, kaso di ka kulong. Kakalunox build with endless battle. Pero pangit naman yung sinabi ni Kuya na, wala kang papala dyan. Wala kang papala dyan. No? Wala kang papala sa ML. What? Wala ba? Wala ba? Iyan ba ang katotohanan natin? May napapala sa ML, guys. May napapala sa ML. Pero yung endless battle sa Lunox, yun yung mga talagang walang mapapala. Final League ko, puta, nagpamasa. Guys, kagapo nagpamasahe kami nila, ano, nila Mar, ako, pati si Gio, sa atin lang to, ha. Real talk, guys, real talk. Pamasahe si Gio. Alam mo, ginawa ni Gio, nagpamasahe. May inipit na plastic si Gio sa bedlog niya, 100 tagpipiso. Tapos, ginawa ni nagmamasahe, hinawakan. Sir, ano to? Sir, ginawa ni Matt Kumindat. Puta, ay, ko okay na sana lahat. Naka-plastic, 100 tagpipiso, puta. So parang nagbubuhat ng weights yung betlog ni Matt. Madaming celebrities na nag-ML na ngayon. Lumalaki na yung ML. Yes, I know, madaming cancer. Kasama na siya doon. But, hello. Alam niya ni Mario, joke lang ako. And I mean, ganda yun guys, nakita niyo pumapasok na yung ML sa celebrity. Makikita niyo next time si Vice ganda, nag-ML na. Diba? Nakita niyan. Tapos kapay, ano, kakampi ko, si Daniel Padilla, James Reed, Daniel Padilla, ako, mahan ng guwapo. Wala na. Zainab, Tony Poehler, pati JLID, di ko na kayo papansinin. So hanggang dapat sa ngayon palang message nyo na ako. Okay? Message nyo na ako. Ngayon palang, pag ngayon palang, napansin ko na kayo maging masaya. Kasi pag yun, dumating yung time na kasama ko si James Reed, Daniel Padilla, tapos ako, the three guapos in the world. Iba ng chicks yung ano yung ibang klaseng babae na malayo si Miss Universe na, di ba? Yan ang sinasabi ko. Huwag niyo sabihin kay chicks. Nag-joke lang ako. Guys, seryosoan lang ha. Either Atlas, kailangan nilang ipanalo tong game 2. Kumbaga sabi ni Doggy dito, we're at the end game now. Gumana na si Whatever it takes. Whatever it takes. Ito, nagpapatubig na dito, Kweshin. It's the Kaja versus... Remember, sabi ni Doggy. I am Doggy, sabi ni Doggy. Tama. Ito, dalawang support ang maglalaban dito. And look at this, parehas na naman ang plano, Kweshin. Parehas kuwaan ng blue buff ang dalawang team. Ang bilis nila. Pass games. Hindi lang pass games kasi alam nila na nanakaw yung blue nila. O, tinakaw din kami ng blue nyo. Palitan, wala nang kumuha ng engagement dito. Oo. Kaso parang lugi ata ang carry dito sa ganitong sitwasyon eh. Kasi, looking at the offlaners, Kuya Shin, the Lumord can actually spam out the creep wave ng mabilis. Unlike the carry, kasi meron lang first kill yung carry dito eh. Isang momentum lang eh. Si carry kailangan niya mag-auto eh. Pero si LeBron, pwede niyang i-momentum lang yung isang buong wave dito. Isang tusok lang eh, di ba? Yun nga eh. Just being careful, trying to account doon sa mortal coil ni Pao. And ayan, medyo intense mga kaibigan. Intensity. Ang action, pero sa totoo lang, gustong-gusto na din patulan yung isa't isa. Tingnan natin dito, pero naghihintayin lang ata ng level 4 ang dalawang team. Exhort now having the 4. Pops that ultimate off! Esmeralda na naman, pero may hila pang magaganap dito. But there is the cleanse. Yes, may cleanse. Kuya Shin. Not to mention, meron din siyempre pang hilap dito yung Angela natin mga kaibigan. Wala pa rin tayong first blood. 12 seconds sa unang turtle ng laro. So eto, own age. Si Atlas naman ngayon, sorry guys, ang nag-cleanse game. So, Onyx knowing this one, they need to, kumbaga, alamin nila yung mga cooldowns ng mga cleanses dito, especially the Kaja. And sabihin natin si Pauten, yung kanyang Mortal Coil, yung kanyang Asura's Aura, gamit na gamit din kasi yun. Maganda pang combo kasi yung Margis at saka yung Kufra, pare. Yung kapag kinagat na, yan, kagat mo sa Lions, pwede mong i-Kufra Ultimate. Madali follow up. Pag may 7 Lions pag may ka, bibendahan ni Kufra. Well, ito na, we get the turn in. Musician ka agad yung mga taga-Eater. Atlas, Kufra, kumakas, silas. Nagsistretching. Stretching lang, mag-exercise. Sabi ni Yoyoy Villame, mag-exercise. Kung may flex kayo, may stretching kami. Pero yung Tyrant Strange, sumama dito kay Kuya Bibo. Pero buhay pa rin siya, kalati kagad na buhay ni Kuya Chaku. Pero nandito si Exxon with a Moonlight Strike. Ay, naku po.
Kahaditang na maalam na Optimus may Genti pa, panaytira pa rin sila level dito. At ang AAO Toto Toto dito sa jungle side ngayon ng Aether Atlas, 1-1 pa lang naman. Grabe yung stretching dito ni ano, ni Kupra. Warning shot. Ang ginawa niya, pare, pinake niya yung stretch. Kumbaga, nag-stretching siya, akala ng Aether Atlas, go. Pumuesto, nag-flicker in, nag-tyrant strange, ginulat. Doon, golpe diba, di gulat. Ang kulit, pre, nag-stretching, tapos nag-flicker in, nag 10,000 IQ. Laro ang grade 4. Grabe mag-ano yun. Grabe mag-stretching. Grabe, grade 4 pala, mag-ML na. Grade 4 pala, psycho na. Psycho na, man. Ang ganda ng setup dito ng Onage, ha? Kasi yun nga naman, one of the best tools for the Kupra is the flicker. So pwede mong i-set up. Kailangan mag-ingat ng Atlas dito kasi ang laruan nila dito, pare, all-in Leomord Angel, eh. Yung you cannot kill the Leomord, siya magbabox out, then backline damage. Yung Claude. Pero kita mo, pare, imagine yung punishment kay ano, LeBron dito. Level 4 pa lamang, kaya level 5 pa lang ni LeBron dito. He's actually the one who's behind in terms of experience para sa side ng AE Atlas. Correct, they need this skill. Kailangan nila makuha si Pau dito. LeBron, still, sabi mo nga, still farming up to the top lane. Pare sila actually ni Lembot dito. But Lembot, having the extra XP nung pagong, nakakuha na silang kill. Lamang siya sa na, dito na yung barangay T5. Tatlo kagad yung nakita nila doon. Grabe si Exord dito, eh, no? Kailangan nila lumayo. Tricks, may kaja. At saka ano, boy, ah? Yung dalawa, si Kubra, tsaka, si Bimo, tsaka si Exord. Parehas kayo pwede pasukan. At ine-escortan lang si Esmeralda dito. Si Esmeralda. Si Kupra at ni Kaja. Para siyang si Cleopatra. Si Cleopatra. No? Kasama niya si Wing Dragon si Obra. Wing Dragon Obra. Tapos may mami pa siya. May mami. Eto, the mami returns. Turtle resurrecting soon. Stretching na naman. Stretching. Wala naman. Stretching lang. Stretching. Stretch. Practice lang. Tanda mo, ang pinakamahalagang parte ng bago ka mag-exercise ay ang stretching. Tama. Yan. Para di ka magka-cramps. Di ka magka-cramps. Tama. Proven niya, grade 4 pa lang kami, nagsistretching na kami. Grade 4 pa lang kami, mga tricks. Nagsistretching na kami. Nagsa-shoutcast na kami. Shoutcast na kami. Ito, tandaan mo yan, kwenshi. Naku, ito na naman, boy. Alam mo yung mga text-text, yung mga pogs-pogs na yan. Ay, naku. Sina-shoutcast na namin yan. Grade 4 pa lang kami. Ganda na box out dito. There's the ultimate coming out from Exord. Pero kasi yung Esmeralda, pare, wala siyang pakikit. Hindi tumama yung ultimate niya. Kailangan niya lumapit, eh. Nagkakaulan. Meron yata na bundok dito. Here comes LeBron. He is now online. Sinaniba na ka sila. Pero kailangan naman ako na kill. Swing. At nakuha na lang din yung kill. Tingnan natin kung meron pang iba. Onage, Mortal Coiling in. Pasok si Pau. Pero mukhang wala siya makakuha ng limaw na kill dito. Again, BMI. Pero na mamba out ang Onage dito. Kinagat ng Seven Lions. Ultimate mula kay Exord. Ito na mga shield. Blocked by James. Pero mukhang wala mangyayari dito, Kuya Shin. Ang solid din. Ang solid din mag ano no blazing duet talaga ni Kenji dito. Alam niya kung kailan papasok. Alam niya kailan talaga pumasok, pero of course hindi rin enough talaga yung tamang blazing duet. You need the blazing duet enough na anong chat this, di ba, para mabili ito. Noting the back pa na ang Claude ngayon, hindi na blazing duet dependent, eh. Hindi na normal hit, pero kasi Claude having the bounty hunter, Kuya Shin, and having that sabi na jungle item, the jungle item, farm game siya dito, eh. So medyo maghintay pa tayo mamaya sa kanya ng extra damage, pero napakaganda na naman. Lebon, okay. At si Juke, uy! Dalawang shuriken, enough. Oh my God. Dalawang kill, no? Umabot ba yung proc nung ano nun? Nung passive? Hindi, dalawa lang talaga. Dalawang shuriken lang? Oo, di ko lang. Naka-endless battle ba ito? Kung may endless battle ito, baka may bonus, yun, no? Baka may bonus damage mula dito. Ayun sa Azure Blade. Meron may endless battle, may nga, endless battle kaya nga. Pala, may bonus damage dun sa Azure yun Blade. Yun nga eh. Hindi yung kanyang passive na true damage. Kasi apat yung kailangan dun. And look at this, pare, ah. 4-2, naunguna ngayon si Lembot in terms of farm. And tingnan mo yung ano niya, marksman. Di ba yung kakasabi mo lang, eh, marksman emblem ang uso ngayon, eh. Kasi right-click jutsu. Oo. Hindi na yung sa spell dependent. Oo, hindi na. Aether Atlas in a bit. Nako, mukhang mainit. Mukhang nga... Alam mo sa laylayan ng regular season, ngayon lang uminip na bakit ano yung Aether Atlas sa baba, mga tricks. Ang lupit nito. Tsaka tinan mo si Exord, ah. 2-0, Kuya Shin. Napaka, ang lupit pa rin. And having the life, 4K lagpas kagad yung buhay niya dito, Bobby, ah. Tapos syempre, may mga extra shield ka pa. Yung lahat ng shield na ilalabas ni Angela, countered. Countered yan, tricks. Maring tricks, pwede nila yung stone na burn. Yung barbell kagad, ni
Geomord, pero iba yata sila ni Barry. It was the clone. It was ayun, iba naman ang sinabari Kenji ni Koho. Tatakot si Kenji. Sakit ni Kenji. And it's a momentum para sa Aether Atlas. At sakit ni Kenji dito. Kakasabi lang natin. Counter yung mga shield. Pero ito yung bouncing ball. Kenji, meron pa siyang BMI in. Ito na ang super slow. Tyrant's Revenge. Mamba out para kay Kuya Bimo. Pero napakasakit naman talaga ng baby wave na meron ang Angela at ng Claude. And now, Atlas, nabati ata natin, Kuya Shield. Getting back sa larong to. Hindi lang Geomord ang pwedeng saliba ng Angela. Very, very nice play coming in from Omnimod on actually going towards Kenji. I do understand bakit nag-engage yung Onyx doon. Mm-hmm. Lumapit si Lue sa turtle, off position siya, nakita tama nila yun. Tapos nakita rin nila yung kabayo. Kabayo, ni Geomord. So nasabi nila, ay, i-hard-engage natin yung nasa blue. Dalawa yung alanganin yung pwesto, yung isa nagkabayo pa. Totoo. Eh, hindi. Angela, Kenji. Tsaka nung nangyayari yun, Kuya Shin, sa bandang gitna, si Martis Crackling, sinalo niya lahat ng Blazing Duet. Diba? With feelings. Inabil niya lang. Oo, inabil niya. Tapos si Kenji dito, having the 103, he has the bounty naman dito, Kuya Shin, buo niya na yung Golden Staff at saka yung Demon Hunter Sword. Which is si Lembot naman, ang buo ni Lembot, Endless Battle at saka Wind of Nature. Yes, kinounter ni Lembot, pero kapag nag-cooldown yung Wind of Nature, mas lalamang ang Claude dito in terms of damage. Mm-hmm. Kaysa sa pag nag 1v1 with the Great One sila. Alam mo, napapansin ko pa nga sa mga activatable items ng Mobile ML. Nakahaba ng cooldown. Tatagal din. Tatagal ng cooldown. Use wisely. Kumbaga, use wisely, no? Parang katumbasalos yung cooldown ng Flicker. Ganun siya katagal. Oy! Walang aw sa Pao. Uy, pero yun ang plano. Pero normal naman yan. I mean, I would be expecting that. Nako. Yun na lang siguro yung ginawang bait nito. Iniwan si Martis para mag 4-1. Yes. Pero I will still give that to Onage. Oh, kasi yung turtle nasa malayong side. Inhibitor na open na lane. Yun nga eh. Tsaka, ang pwedeng ginawa ng Aether Atlas dito, yes, nabasag sila. Claude is pushing out the bottom lane. Dapat, pinersa nila yung clash para hindi nakapag-back yung Onage. So ngayon, Onage ang nagko-control ng mapa, Kuya Shin. Yes, beautiful yes, play yes. Mula kay Kuya Pao. Walang aw sa Pao. Sinalo niya lahat eh. Sinalo niya lahat. Ng tubig. Gusto niya ng gusto niya ng sakit sa katawan. Sinalo niya yung lahat ng tubig. Sinalo niya kanina yung puro tira ng Blazing Duel. Ng Blazing Duel. Parin yung trip ni Kuya Pao eh, no? Great four. Lahat eh, no? Kanina lahat ng pato. Oo nga eh, no? Oy! Pero yung pato dito, medyo dito mama. Dito yung talent si Bench, mga kaibigan. Yeah, last good target yun ha, yung drop. These are, eto na yung shields. Ito ang mahirap sa side ngayon ng Onage. All of their damage nagde-depend ngayon kay Kuya Kari, kay Kuya Lembot. Kasi yung Esmeralda naman, sinabi mo na eh, you can kite her. Napakadali. Yes, yes. Ano pa yung magkakite sa kanya? BMI in, Leomord, Angela. Ang magdadala ng pag-asa para sa Aether ay si Kenji talaga. Si Kenji pero, man, again, you cannot discount the Leomord. Alam naman natin na yung Leomord on critical health. Kaya mag-clean up ang pitiks kagad sa Lord. May steal nga bang magagawa? Ay! It's a good attempt, actually. Angela swinging in. Papalapit sa Glock dito. Pero pinalatag yung Glock. Ay, ubus sila! Black Waves! Mula sa katita! Oh, pero ito lumalaman si Kuya Lembot. Siya nalang mag-isa. The one! There's only one out of 14 million, Kuya Shin! Lumalaman na lang si Lembot! Triple kill to the top! Global! Number one Leomord PH! That is LeBron! Cross, you get three players here dito mula sa Aether Atlas. You can continue for the push. And at the 11-minute mark, yung dead timers, napaka-critical. And up to tapos to! Meron pa! Sumanip yung Angela kay Kenji dito. Dalawa na lamang sila. They went for the rockets to get for the way clear. Pero Aether Atlas dito. Ay! Flicker, by Reese, mga kaibigan. Pero nainis si Kenji dito. Blazing to it! Bay to the seek! Gusto mo ah! Gusto mo pala, bay to the seek! Gusto mo ah! And it's an even ball game, Kuya Shin. One clash to rule them all. Uh-huh. Sinabi natin nawala dito yung Beleric Estes Clinic na meron yung Onyx yung game number one. Tabi-tabi sila kanina. Pwede, anong gagawin mo? Rap waves, saluin nyo itong mga tubig. Yabby. Tapos sabi naman ni Kuya Claude, saluin nyo itong mga bala ko. Yabby, so kung man baga yung tubig, may kasamang bala. May tetanus. May tetanus. May kalawang. Kalawang jutsu. Ay, naku po. Ay, naku, dinakasun ng Aether. Grabe naman yung logic natin. Grabe. Pero totoo yun. Huli! May round 2 pa! Umuulan ang mga tira, mga kaibigan! Tingnan nyo yung katita! Mega kill ang magagawa! Ang lakas ng amats dito ng Aether Atlas! Ang lakas ng amats nila! Oh my God! Masyadong physical, walang halong chemical! Oh, mga kaibigan! May tetanus lang, mga kaibigan! Oh my God!
Grabe yung ulan, grabe yung paulan dito ng Aetheratus. Sinabi natin kanina, medyo malulugi talaga si Lembot kasi nag-wind of nature siya agad eh. Talstrix ah, wala silang pang-sustain against dun sa DPS ni ano, Awin. Ni Kenji. Ay, nako. Kaya alam mo, pag-asa lang ang Kenji, mahuli. Ni ano, mahuli ni Kaja. Mahuli walang ni Kaja. Eh, kaso boy, Purify wins. Oo, Purify. Purify drinking water. Nako, pre. Boy, nako, medyo mainit ang gera, question. Lahat na hataan ang laro ng MPL. Lagi na. Lagi na mo mainit. Nako. Parang yung ubit mo lang sa CR, no? Mainit din, no? Di matapos ang gera, question. Pero may unti-unti nang pumapabor sa Aether Atlas to with the 3K gold leads. Bobby Trix. Ano kasi yung Trix eh? Si Exhort yung isa sa mga main damage nito dito. Yun nga eh. Ah! Pisek! Oh my god! Oh! Pinatubig! Pinatubig! Pinalo na ni Exhort. Ay, naku. Nagamit yung ano, ocean adun. Easy lang. Easy lang. Sige, mag-liba. Kalma lang, Lucius. Summer time. Daan-daan lang. Pati, eto inaabangan nila si Kuya Lembot dito. Pero si Kenji kasi tingnan mo, nag-armor jutsu pa si Kenji dito. Pre, nag-kiras. Bago na pangalan nila. Bago na. Sabi niya dito, sige, yung physical damage nila, nasa ano lang, nasa Martis at saka Kari lang. And look at Martis dito, Kuya Shin. Kulang sa puhunan, Bobby. Oo, pre. 0-3-1. May utang ba yan? Si Kuya Pao. May utang pa yan sa Mumbai. Shoutouts kay Billy. Oo. Mga nagka-call out ng utang ngayon, bakasyon. And now, Lembot having the breastplate. It's a battle of the marksman sa ganitong sitwasyon, mga kaibigan. 14 minutes. Yan sila na ang titignan natin dito. Pero I would like to comment ang pinaka-MVP dito para sa akin, Kuya Shin. Hindi si Kuya Kenji. Kasi hindi siya papasok dito kung wala si Omnimod. Clutch lagi yung mga ultimate ni Omnimod dito, Kuya Shin. Yeah. Onda Angela. Meron pa siyang immortality dito plus defeating time. So, talagang sulit ang Angela dito, Bobby. Ganda nung ano, ngayon lang ulit ang ganda ng comeback ng Angela. Siyempre, nagka-skin eh. Ganun naman yun, pag nagka-skin, gamit na gamit. Gamit na gamit din. Tignan mo, nakabang lang ang ultim. Best speed. Si The Wasp. Si The Wasp. Tama. Let's see here. Again, we have Pao here going for the split. But everyone is converging towards the Lord. And this is a 5v4 against ONH. Kung magkaroon ng breakout sa Lord dati dito. Tricks, gera. Halos di mo na nga maintindihan, mga kaibigan. Pero unstoppable, ubos. Kung meron pa pagtubos na magagawa dito yung magtaka-ONH. Ang amin, yun ang halang nasabi po doon. Ubos. Sige mo rin. Ubos. Angela ganito, final hit. Here si Pao, nanonood. Oh, pero si Pao. Pao. Split naman siya, split. Split Butchers! Sa doon din ang drop. Kaya ba ng drop yan? Ewan ko. Ay, pero mataas yung buhay ng drop eh. Wave clear, no? Wave clear lang siguro. Taas ang buhay ng drop, man. 8K. Dapat wave clear lang. Ang ganda rin pang stop ng minion yung drop. Oo. Kahit nga yung ano lang, wall lang. Kahit yung wall lang, stop na yun eh. Stoppage na yung minion doon eh. Guys, lamang na yung minion. Lamang na, oh. Lamang na yung minion. Really say. Sure yun. Automatic. Ano, wala silang pampigil doon sa rough waves eh, no? Yung ano, yung tatamaan sila lahat ng patubig, basta piling ko kailangan nila ng payong eh. Talagang pinasummer. Pinasummer sila ng Aether Atlas. Piling ko, Kuya Shin eh. Oo, man. Lahat ng kailangan sa summer. May tubig. May tubig. The Lord here, ladies and gents, it's really very crazy. Yung ONH kung kanina sila yung may composition na grabe sa team fight. Kitang-kita ngayon, it's on the other side. Yeah, tsaka ganito yung laro talaga ng Aether Atlas, Kuya Shin. You don't know kung saan sila mag-split. Gera na sila, mga kaibigan. Goes for Lue. Lue, umatras siya dito. Uy, babalik mo! Ako naman, Trix. Mega kill. Huwag mo, nagtatkaiin. Mga kaibigan, pero boy, parik si Lue dito. Lempo na sila. Master kill! And ladies and gentlemen, we have a game 3-1-1 ang AE. Grabe tong serye na to, Kuya Shin. Sino ba mapupunta sa 8th seed at sa 9th seed? Trix. Oh my G! Ayon na sa EA.